Carlo, please, when you hear from Trixie, ha, sabihan mo ako agad. Agad, ha? Thank you. Oo. Teka, Mang Rudy, ha? Eto. Kausapin mo. Ma'am, tumawag na po si Mang Rudy. Ha? Mang Rudy, nasa kayo na Trixie? Ma'am, pasensya na po kayo. Gusto ko po tumawag sa inyo kanina, kaso baka magalit po si Mang Trixie. Oo, eh, nasan nga kayo? Saan kayo pumunta ni Trixie? Ma'am, nandito po kami sa Batangas. Batangas? Pinagawa niyo sa Batangas? Ma'am, kasi may hinahanap po si Mang Trixie'ng tao. Eh, hindi ko naman po narinig kung sino po yun. Joanna, tumahin ka lang, ha? Thank you po, Sir Andres. Sobrang sarap niyan, Joanna. Pero alam mo, wala pa rin tatalo dun sa kwek-kwek. Sa kwek-kwek sa amin, no? Kung Sir Andres, dapat pumatikman niyo yun. Hello, Joanna. Ma. Good evening po. Anong ginagawa mo dito? Inibitan ko po si Joanna para mas makilala niyo ng husto. Nililigawan ko na po si Joanna, ma. Talaga? Ma'am, ang pasensya na po kayo. Mukhang matatagalan po kami dito ni Ma'am. Kausap pa rin niya ho yung tao. Wala akong pakialam kung sino kausap ni Trixie. Iuwi mo ang anak ko dito. Kanina ko pa kayo hinahanap. Ma'am, kasi po, ano eh. Mang Rudy, umuwi na kayo. Kapag may masamang nangyari sa anak ko, you're fired. Sige po, ma'am. Sige po. Gagawin ko na lang po ng paraan. Sasabihin ko po sa kanya, ma'am. Sige po. Sige. Kahit naman siguro kumontra ako, hindi mo rin naman susundin yung sasabihin ko. So I guess, kailangan ko lang respetuhin ang desisyon. Okay lang po sa inyo, ma. Mana ka lang siguro talaga sa akin, anak. The more tinututulan, the more pinaglalaban ang love. Di ba, Papa? Lauren, huwag mong gawin yung mga naging pagkakamali ko noon. Kinadlangan kita, kaya ka nagrebelde. Buti naman at naiintindihan mo na ang anak mo ngayon. Sigurado po ba kayo na si Edward Tenor yung naligaw sa mami ko? Oo naman, Iha. Sigurado, ha? Oo. Excuse me, Ma'am Trixie. Pinauwi na po kayo ng mami niyo eh. Nag-uusap pa kami, Mang Rudy. Ma'am Trixie, para awa niyo na. Nawawala lang trabaho, nagagalit na yung mami niyo eh. Sige, Mang Rudy. Sandali na lang. Hintayin mo ako sa labas. Ito na. Kumain ka na, ha? Hindi ko rin kasi maantay na ikaw magluto, eh. Kasi, hindi ko na rin maantay sabihin sa'yo yung good news. Good news? Anong good news, Kuya? Nahanap ko na yung information tungkol kay Arthur Valdez. Intsuhin ni Alfonso. Ako, good news nga yan, Kuya. Oo. At nalaman ko na sa Las Piñas siya nakatira. Diyos ko, salamat sa Diyos. Michelle, may lalabas na natin yung katotohanan. At maayos na natin lahat, no, Kuya? Thank you, Kuya. I'm really sorry for what happened between us, Joanna. Pati na rin sa mga nagawa ko sa nanay mo. Narealize ko, mali naman talaga lahat ng ginawa ko. Ako, wala na ho yun sa akin. Saka sigurado naman ho ako na napatawad na rin ho kayo ng nanay ko. Thank you. Okay. Since maayos na tayong lahat at pati nililigawan ka na rin ng anak ko, we need to celebrate. Teka lang, may kukunin lang akong dessert. Gusto ko matikman yun. Lalo ka na. Salamat, ma. Thank you po. Sandali. Saan ko po ba mahanap si Edward Tenorio? Hindi ko alam kung iyan pa rin ang address nila. Pero sige, ibibigay ko sa'yo. Salamat po talaga, ha? Thank you. Excuse me. Oh, okay na kayo ni Mami. Oo nga, Justin, eh. Sana tuloy-tuloy na. Kasi siyempre, ayoko namang isipin ng Mami mo na may habol ako o yung pamilya ko sa pamilya niyo, di ba? Kilala na maraming yung pamilya mo, eh. At saka, Joanna, ang ako ko sa'yo,
Kahit ano man mangyari, ipagdalabang kita. Kahit kay Mami. Wala ka pa kayo na nga tayo. Oh, sarap ba? Oo, oh, sarap. Trixie, kanina pa tayo pinapauwi ng Mami mo eh. Mang Rudy, sandali na lang, promise, ha? Sandali na lang. Eh, kailangan ko lang talaga mahanap yung hinahanap ko. Kanina pa talaga tayo pinapauwi ng Mami mo eh. Baka magalit sa atin yun. Hindi, sandali na lang. Promise. Edward! Tara! Pare! Inom muna tayo! Yes, sige, pare. Uwi na ako. Popin mo, pre! Okay, isa lang. Sige, sige. Okay, pre. Salamat, pare. Gaya mo. Pare, tagay ko na. Isa lang, ha? Okay, isa muna. Narekulutan, narekulutan. Ayos mo! Tagay ka muna. Ayos kita. Salamat, pa. Akmana sa'yo. Oh, paano? Mauna na ako, ah. Sige ka muna, pare. Sige po. Kita. Ah, gabi na eh. Ah, maya ka na mo eh. Sige, ayatin kita. Huwag ka makalala. Harap ba? Sapa! Pati ko pa ito na take man, ah. Ano ba? Nak, mabuti naman. Maganda yung pakikitungo sa'yo at pagtanggap niyang si Marina. Alam mo, bigla siyang nagbago. Parang nakakapagtaka. Baka mayroon ibang pinaplano yan. Uncle, na naman ho siguro masama kung bibigyan ko siya ng second chance, di ba? Malay niyo ho. Nagsisi na siya dun sa ginawa niya sa amin ni nanay dati. Di ba, Nay? O naman, kuya. Tama itong si Joanna. Sa bagay, sana lang itong si Katrina at saka si Trixie magbago na rin ang ugali. Para wala nang problema. Trixie! Anong ginawa mo sa Batangas? I went there to find the truth. And nahanap ko siya. Mom, my real father. Bartender ba siya? Answer me! Bartender siya, di ba? Ama? Of course not, Trixie! It's absurd! Sabi sa'yo niya? From a reliable person. Sa mismong bar kung saan mo nakilala si Edward Tenorio! Sino si Edward Tenorio? The bartender! Marami nagsasabi na palagi kang pumupunta sa bar na yun. And that you were close to that bartender. So tell me, si Edward Tenorio ba ang tunay kong ama? Trixie, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, I've dated a lot of men. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin na hindi ko kilala kung sino ang tunay mong ama? But you slept with a bartender! So he could be my father? Stop! Trixie, stop looking for your real father! Stop! You know what I just realized, Mom? Na mas pathetic pala ang buhay ko kay Joanna. That she's the real princess. I'm the pulube. Isa akong pulube. She's the daughter of a billionaire. And I could be the daughter of a bartender. Sana talaga makipag-cooperate to Arthur, no? Sa pagpapahukay ng bangkay.
ka mag-alala, Michelle. Gagawin ko ang lahat para mapapayag siya, ha? Ito, ito. Pia. Oh, Uncle. Agad niyo naman pong pumasok. Oh, meron pa akong pupuntahan eh, bago pumasok. Saan naman po, Uncle? Reed. Ah, Katrina. What's going on? May okasyon ba? Ah, yeah. Bakit wala akong natanggap na memo? Well, it's actually just for today. Because apparently we hit our quota early, kaya... Ito, dahil na naman daw yun sa efforts ni Michelle. What? Hmm? May uncle ho si tatay? Alam mo, Joanna, mahabang kwento. Mabuti pa. Kumain ka na lang at kikwento ko sa'yo pagbalik ko, ha? Kuya, ako na. Sige na, ako na mag-kwento. Eh, sandali lang mo. Ano naman yung connection ng uncle ni tatay sa pag-alis ni uncle, Nay? Eh, kasi nga na, kumaasa sana tayo na matutulungan niya tayo para humingi tayo ng permiso na bigyan tayo ng DNA sample mula sa lolo mo. Talaga, Nay? Totoo ba yung sinasabi niyo? Ay, tama ang narinig mo, Joanna. Sa wakas na yung malilinis ko na yung pangalan ko. Malak, pagdadasal natin yan, ha? Justin, sana talaga mapapayag ni Uncle yung uncle ni tatay, no? Sigurado ako makukumbinsi ng uncle mo yun. Sana talaga magbilang anghel ka. Oh, excited na excited ka. Oo naman! Sino ba namang hindi, Justin, no? Alam mo, matagal ko nang hinihintay itong pagkakataon na to na mapatunayan ko yung katotohanan. Na mapatunayan ko na anak ako ni Alfonso Valdez. At higit sa lahat, para mapatunayan ko kay Trixie na di ako putok sa buho, no? Eh, talaga bang importante sa'yo kung anong sasabihin ni Trixie at ang buong mundo? Justin, sobrang importante sa akin yun, no? Simula bata pa lang ako, kinusigahan na ako ng mga tao. Lalo na yung nanay ko. Kaya ngayon masaya ako kasi meron kaming pagkakataon para mapatunayan na nagsasabi kami ng totoo. Oh, bakit parang di ka masaya para sa akin? Masaya naman. Nag-aalala lang ako. Baka kasi yung paghanap mo sa katotohanan, uwi sa paghihigante. Di naman mangyayari yun. Di naman ako katulad ni Trixie. Tao po. Sino yan? Sir, mawalang galang na ho. Kayo po ba si Mr. Arthur Valdez? Ako nga. Anong kailangan mo? Sir, kailangan lang po kasi namin ng tulong nyo eh. Baka pwede naman pong pagbigyan nyo ako doon sa hinihingi ko. Kahit kailan ay hindi ako kinilala ng pamilya ng kapatid ko. Ang ama ni Alfonso. Sa totoo niyan, hindi nga ako nakaparte sa mana. At itinago nila ako na parang sakit. Nagtataka nga ako kung paano mo ako nahanap. Dahil din po yan kay Alfonso. Paano? Kasi po nabanggit niya kayo sa kaibigan niya. At pinahanap po kayo. Kaya lang po, lumipat kayo ng ibang lugar eh. Kaya nahirapan siya. Sir, pasensya na po kayo kung makulit ako. Pero, desperado na po kasi ako eh. Kailangan po ng pamilya namin ng tulong nyo. At kagaya nyo po, yung pamangking ko, eh, pinagkakait sa kanya yung karapatan niya bilang maging anak ni Alfonso. Kaya, sana po sir eh, pumayag na kayo doon sa hinihingi ko. Sige, Joey. Pumapayag na ako. Sabihin mo lang kung anong kailangan at tutulong ako. Music.
Hindi mo ako maintindihan, Carlo. How can I face each day knowing that my life is a lie? Congratulations, everyone. Cheers! Cheers! Excuse me. I'd like to talk to Michelle. Excuse me. Sayo mo, no? Feeling mo panalo ka na? Hindi pa, Katrina. Hindi ko pa nababawi sa'yo ang pagiging Mrs. Valdez ko. Michelle. Oh, Michelle. Nag-uulanin ka na yata eh. Nakalimutan mo na ba? Nagbabana ng desisyon ng korte regarding you and your daughter. So, it's game over. Tanggapin mo na lang. Hindi pa tapos ang laban, Katrina. Okay. Magpagod ka sa'yo. Mapapagod ako nakangiti. Pero ikaw, ikaw sa huli ang mawawalan. Ma'am? 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 Magko-close na po kami, ma'am. Ha? Magko-close na po kami, ma'am. Close? Isa pa. Isa na lang. Isa na lang. Isa. Ma'am, pasensya na talaga, ma'am. Ako pang umuwi. Saan nakuha mo yung bracelet? Saan mo? Teka lang, hindi ko makuha. Yaya. Ako na nga, ang bagal mo. Makukuha na natin yung katotohanan na gusto natin. The best talaga si Ang. Kaya meron lang akong ayusin mga requirements. Kaya wala pang 2 weeks, tapos na to. Ano ba yung mga kailangan, Kuya? Basta mapirmahan lang ni Sir Arthur yung papeles. Pupunta na akong City Hall para sa Mayor's Permit. Tapos kakailanganin ko rin ng approval ng City Environment National Sources. Saka ng health office para patunayang walang sakit at ligtas ang paghukay ng bangkay. Kuya, kailangan ba mag-leave ako? Sasamahan kita. Hindi na. Ako na lang. Saka nagpaalam na ako sa opisina namin eh. Kaya marami pa akong asikasuhin. Alis na ako, ha? Eh, kain ka muna, Kuya. Baon ka. Hindi na. Dali na lang to, ha? Ingat ka, Uncle. Sige, bye-bye. Sige.